Hello mga boss, meron na naman tayong ayusin ngayon isang amplifier na ang brand kung titignan nyo, ayan, DB Audio. Bale, ang issue nitong amplifier na to, base sa nagpapaayos, wala daw sounds. So yun bale ang problema nitong amplifier. At isa pa, sinasabi ng customer, pag on daw dito sa amplifier, meron daw parang nag-spark dito sa loob. So wala pa tayong idea kung ano yung nag-spark na yon. Ayan. So ang gagawin na muna natin, bale, lilinisin ko na muna tong amplifier. Ayan, kung titignan nyo, napakarumi. So yun na muna yung unang gagawin natin. Pero bago yan, sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at pagipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, manotify kayo. Kung titignan nyo, ayan, bale, tapos ko lang malinis tong mainboard. Ayan. So, tatanggalin din pala natin tong kanyang heatsink. Ayan, yung kanyang aluminum para yun na nga, malinis din natin yung loob nito. Ayan, marumi din kasi yung loob nito mga boss, kaya kailangan din natin tanggalin yan. So, tanggalin ko na muna tong mga power transistor. Ayan mga boss, kung titignan nyo, bale, natanggal na natin yung pinaka heatsink nitong mainboard. Ayan, kung papansin ninyo, ang dumi. So, lilinisin na muna natin to. Kung titignan nyo pala mga boss, itong kanyang board. Ayan o, meron tong kinalawang ng mga jumper, ayan. So, posible yan yung naging dahilan kung bakit nawala yung tunog nitong amplifier na to. Dahil sa kinalawang tong mga jumper. So, linisin ko lang mga boss. Ayan, bale, tapos ka ng malinis tong mainboard. Kung papasinin natin tong mga parts or jumper dito sa mainboard, ayan o. Oh. Ang dami palang kinalawang na pyesa or jumper. Ayan o. Oh. So, posible yan yung naging dahilan kung bakit nawala yung tunog nitong amplifier na to. So, mamaya malalaman din natin yan kung anong problema nitong amplifier na to. Bale, ang nang gagawin natin dito ngayon mga boss, after natin malinis ng mainboard. So, tatanggalin na muna natin lahat tong kanyang mga power transistor. So, laging muna yan, lalo na kapag nakita natin putok yung fuse nitong main amplifier. Ngayon, after natin matanggal yung mga power transistor, so, gagawin na muna natin, bale, yung nakikita natin ng mga kinalawang na jumper, so, lilinisin na muna natin yan para ma-check kung hindi ba putol. So, linisin ko lang. Kung titignan nyo mga boss, habang tinatanggal ko yung kalawang sa mga jumper, may napansin ako isang transistor, ayan o, lusaw na yung terminal. Ayan. So, posible kaya pumutok yung fuse nito mga boss, dahil dito sa transistor na yan. Halos nagkadigit-digit na kasi yung mga terminal. Ayan. So, ayan, bale, tapos ka lang matanggal yung mga kinalawang na jumper. Ngayon, yung nakita natin na transistor na lusaw yung terminal, bale, dyan nakalagay yan. So, papalitan na muna natin yan, mga boss, yung transistor. Bale, ito yung transistor, ayan. So, kailangan na natin kasi palitan yan. Ngayon, kung wala akong pamalit, bale, ang number pala nito ay 2N551. Ayan, mga boss, bale, maghanap lang ako ng transistor na pamalit natin dun sa nalusaw na terminal. Bale, ang number nun, mga boss, ay 2N551. Wala yata akong stock. Ayan, mga boss. Ngayon, lalagay na natin to. So, sa mga beginners dyan, meron pwesto yung mga transistor. Tignan yung mabuti bago nyo ilagay sa board. Hindi kasi pwedeng baligtad yung paglagay natin dyan. May tendency na lalaki yung problema once na baliktad natin na ilagay yung mga transistor. Ngayon, after natin mapalitan yung transistor na lusaw yung paa or terminal, so sunod naman na gagawin natin ngayon, bale, i-double check ko lang muna pala tong kanyang mga fuse para sigurado.
Yun mga boss, hindi naman pala putok tong kanyang fuse. Buo naman pala tong kanyang mga fuse. Ayan. Kala ko kanina putok. So, hindi pala. So, dahil hindi putok yung mga fuse, bali ang gagawin natin ngayon, lalagyan natin ng supply itong mainboard. Pero bago yan, dapat make sure natin na wala nang kinalawang na parts dito sa mga driver at sa mga jumper. So, yun bali yung sunod na gagawin natin ngayon mga boss. Bali, lalagyan natin ng supply itong mainboard para yun na nga, mabias natin itong mainboard. At isa pa, para malaman din natin kung meron bang problema dito sa mga driver transistor nitong amplifier. So, sa mga beginners dyan, once na magbabias kayo ng isang amplifier, dapat nakatanggal muna yung mga power transistor. So, tandaan nyo yun mga boss. Bali, ito yung mga power transistor, ayan. So, yan kasi yung iniingatan natin. May kamahalan din kasi yung mga power transistor. Kaya tinatanggal na muna natin para hindi basta-basta masira. Ayan mga boss, bali, itatap na natin yung supply nitong mainboard. So, sa pagbabias mga boss, malaking tulong yan sa pag-repair dito sa mga amplifier. Sa pagbabias kasi mga boss, nagkakaroon tayo ng idea kung meron pa bang mga problema na parts dito sa main amplifier. Lalo na dito sa mga driver, transistor, resistor. So, nagkakaroon tayo ng idea mga boss pagdating sa pagbabias. So, katulad dito sa gagawin natin ngayon mga boss, bali, babias natin itong mainboard na to para yun na nga, malaman natin kung wala na pong problema dito sa mga driver transistor. Bali, tatap na natin ngayon itong supply mga boss. Bali, yung main supply, itong kulay green. Ayan, dalawang green at isang black. Ayan yung pinaka main output or yung pinakamalaking voltahin itong kanyang transformer. So, itatap natin yan dito sa mainboard. Kahit yan lang yung itap natin mga boss, malalaman na natin kung nakabias ba itong amplifier or hindi. Ngayon, sunod na gagawin naman natin after natin ma-tap yung supply nitong mainboard. Ipipesto ko lang itong mainboard mga boss para yun na nga makapag-bias na tayo. So, ipipesto ko lang. Ngayon, ayan, bale, sasaksak ko na mga boss itong amplifier. So, tignan natin kung nakabias ba itong amplifier or hindi. So, malalaman natin ngayon mga boss kung meron bang problema sa mga driver transistor or wala pagdating sa pagbabias. Ayan mga boss, bale, naka-on na itong amplifier, nakasaksak na. So, meron na supply yan. So, para makita nyo mga boss, i-check natin yung supply nitong mga filter capacitor. Bale, naset yung ating tester sa DC volts, ayan. So, sukatin na muna natin yung mga filter capacitor para lang makita nyo na naka-on na itong amplifier, ayan. Tingnan natin, ayun, 48 volts. So, sa kabila, dapat same lang yung masukat natin. Ayun, 48 volts. So, meaning mga boss, ibig sabihin, naka-on na itong amplifier, meron na tayong nasukat na supply dito sa mga filter capacitor. Ngayon mga boss, bale, magbabias na tayo, ayan, check natin kung nakabias ba itong amplifier na to or hindi. So, unahin natin yung base emitter. 0.4 dito sa una. Ayan, nakikita nyo mga boss. Pangalawa, 0.4. Pangatlo, 0.3. Pangapat, 0.3. Panglima, ayun, 0.1. So, mababa mga boss. Ayan. Panganim, 0.1. Pampito, 0.3. Pangwalo, 0.3. So, nakita natin mga boss, pag-bias natin dito sa panglima at panganim, so, nasukat lang natin ay 0.1. So, hindi normal yung nasukat natin dito mga boss, dyan sa dalawa na yan. Nasukat lang natin ay 0.1. So, meaning, kapag ganyan, masasabi natin na meron pong problema na driver, transistor, itong board. Ngayon, yun yung titignan natin ngayon mga boss kung alin ba dyan yung may problema kung bakit yung panglima at panganim na transistor, 0.1 lang yung nasukat natin. So, nakita nyo mga boss, sa 5 and 6, pag bias natin sa base emitter, hindi normal yung nasukat natin, 0.1 lang. Ngayon, sunod na gagawin natin, lahat ng driver nitong 5 and 6, so chichak natin yan. So, ipapagitok sa inyo yung mga driver nitong 5 and 6 mga boss. Ayan mga boss, bale, yan yung mga driver nitong 5 and 6. Bale, tatanggalin natin yan para ma-check.
So, tanggalin ko lang. Kung titignan nyo, ayan, bale, tapos ko na matanggal yung mga driver nitong 5 and 6. Bale, dyan ko lang tinanggal. Ngayon mga boss, after natin matanggal yung mga transistor na yan, na driver, so, ititest natin yan isa-isa. Tignan natin kung alin ba dyan yung may problema. Bale, ang number pala nitong mga driver na yan, B661. Tapos, tatlong maliliit mga boss, ayan, yung maliliit na yan ay 2N5551 at 5401. Ayan mga boss, base sa pagtest ko sa mga driver na yan, bale meron akong nakitang shorted, isa, ayan. So, ito yung shorted, bale ang number nito ay D1138. So, yan lang yung nakita natin na may problema sa mga tinanggal natin na driver. So, ito mga boss, good yan. Bale, babalik natin to sa board. So, yung tatlo mga boss, na ibalik ko na yung 5401 at 2N5551. Ayan. Bale, itong awak ko mga boss, ibabalik natin yan. Kasi, okay din naman yan. So, ibalik ko lang mga boss. Ngayon mga boss, after natin may balik yung mga driver, so, papalitan na natin to. Kaya lang, wala akong mahanap na ganito. Kaya, ilalagay na lang natin itong, ayan, C2073. So, yan na lang yung ipapalit natin. Wala kasi akong available na D1138. So, ito na lang. So, ilagay ko lang mga boss. Kung titignan nyo, ayan, bale, tapos ko na may ilagay yung mga driver na tinanggal natin at yung pinalitan natin, mga boss. Ngayon, ibabias ulit natin to. So, lalagyan ulit natin na supply. Tignan natin kung magna-normal ba yung masukat natin na bias dyan, dito sa base emitter. So, kanina, nakita nyo naman na sukat natin dito ay 0.1. Ngayon, tignan natin kung may pagbabago ba, mga boss. Ayan mga boss, bale na-tap na natin yung supply. So, bias ulit tayo dito. Tignan natin kung may pagbabago ba after natin magpalit ng transistor na number ay D1138. At try din natin kung okay ba talaga yung nilagay natin na C2073. Ngayon, try na natin mga boss. Ayan, bale, sasaksak na natin yung power cord. So, tignan natin kung nag-normal ba yung supply. Ayan, so check natin. Dito sa una, ayan, 0.4. Pangalawa, 0.4. Pangatlo, 0.4. Pangapat, 0.4. So napansin nyo mga boss, dito sa ibaba, same lang, 0.4. Dito sa itaas, 0.4. 0.4. So dito, nakita natin kanina, 0.1. Tingnan natin ngayon. Ayun, 0.4. 0.4. So, nakita natin mga boss, yung nasukat natin na supply sa base emitter, halos lahat, same lang yung nasukat natin, 0.4. So, kapag ganyan, ibig sabihin, masasabi na natin na wala ng problema itong mainboard. Kasi, nakita nyo naman, yung nasukat natin, halos same lang, 0.4 lahat mga boss. Ngayon mga boss, dahil okay na yung supply na nasukat natin, so pwede na tayo maglagay nitong mga power transistor. Kaya lang, hindi ko pa natest yung mga power transistor na yan. So ititest na muna natin yung isa-isa yan bago natin ilagay dito sa mainboard. Ayan mga boss, so after ko matest yung mga power transistor, so wala naman akong nakitang problema sa mga power transistor. Ngayon, ibabalik na natin yan dito sa board dahil okay naman lahat yung mga power transistor. So, hindi ko na pala binidyoan pa yung pag-test sa mga power transistor para hindi na umabato ang ating video. Ngayon, ibabalik na lang natin yan. So, ibalik ko lang. Kung titignan nyo, ayan, bale, tapos ko na may ilagay yung mga power transistor. Ayan. Ngayon, sunod na gagawin natin. So, ilagay ko na muna pala yung fan. So, ibabalik na natin yan. Ayan. So,
So after natin may tap yung fan dito sa supply, so sunod na gagawin natin mga boss, i-test natin yung mga power transistor kung wala bang grounded dito sa kanyang heatsink. So mas better na sigurado na tayo mga boss bago natin supplyan tong board. Ayan mga boss, so check ko na muna kung wala bang grounded sa mga power transistor dito sa kanyang heatsink. So mas better na manigurado na tayo mga boss. Kasi mahirap na. Ayan. So wala naman tayong narinig na buzzer mga boss. So ibig sabihin walang grounded. Ngayon bale sa solder na natin yung mga power transistor para matry na natin tong amplifier kung meron na bang tunog na lalabas. So solder ko lang. Ayan, kung titignan nyo, bale tapos ko nang masolder yung mga power transistor dito sa board. Ngayon, bubuin na natin ito mga boss para matry kung okay na ba itong amplifier, kung magkakaroon na ba ng tunog. So, buin ko lang. Ayan mga boss, so bago ko pala buin to, so lagyan ko lang ng oil yung mga kinalawang na parts para hindi nakainin ng kalawang. Ayan. Bale, gumamit lang tayo ng supilyo tapos nilagyan natin ng oil. Kung meron kayong WD-40 mga boss, mas better yon. Ako kasi wala akong stock ng WD-40 ngayon dito kaya gumamit na lang ako ng oil yung pamprito. Okay din naman yan. Basta wag lang yung pinanggamitan. Dapat gamitin nyo mga boss yung bago. Pero the best talaga dito WD-40. Ngayon okay na to mga boss. Bale, bubuin na natin. Kung titignan nyo, ayan, bale, tapos ko ng mabutong amplifier. So, meron na rin yung speaker wire, ayan. So, isa lang yung speaker na nilagay natin kasi isa lang yung available natin ngayon na speaker dito. So, ililipat na lang natin mamaya sa right channel after natin matest tong left channel. Bale, nakalagay yung ating speaker sa left channel, ayan. Tapos, meron na rin tayong jack, ayan, pang testing. Nakabang na rin yung ating cellphone dito. So, try natin mga boss. Tignan natin kung okay na ba talaga itong amplifier. Switch on. Ayan, hintay lang natin magkulay green yung ilaw. Ayun. So, napansin nyo mga boss, nagkulay green na yung ilaw. Once na nagkulay green yan, matik mga boss, nag-switch na rin yung relay. So, sumasabay yung relay dito sa kanyang indicator. Ngayon, try natin. So, hanap lang akong music. Yun mga boss, narinig natin, tumulog na. Ngayon, try naman natin tong kabilang channel. Bale, nailipat ko na yung wire, ayan. So, nilipat ko na sa ibaba. Yung kulay blue na wire, ayan. So, yung kulay brown or ground, kahit hindi na natin lipat yan, okay lang. Basta yung positive. Ngayon, try natin. Ayan mga boss, so okay na to. Bale, ito yung nakita natin na problema. Ayan. So dahil okay na to mga boss, hanggang dito na lang tong ating video. Sana sa mga beginners dyan, kahit papano, meron ngayon natutunan dito sa ating video. Kung meron man, huwag yun naman sanang kalimutan i-like, share tong ating video. Sa mga bago naman dito sa ating channel, huwag yun sanang kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, manotify kayo. Hanggang sa muli mga boss, maraming salamat.